Mga kapatid, meron po lamang balita ano ho, kaninang umaga sa ating pong News 5. Sandali muna, Engineer Rene, ha? Ito lang po ang ating buwelo dito. Pakibasa nga ito. Ito po ay may kaugnayan doon nga daw po sa paglabag, pinakahuling report ng paglabag sa busway. So ito ho yun, sinasabi po sa balita, kanina binasa mo yung girl. Samantala mga kapatid, plano nga pong gawing pa-counterflow na ang mga biyahe ng bus sa EDSA Carousel. Yan ay para mabawasan daw ang illegal na pumapasok sa busway. Kung matutuloy, mas ligtas para sa mga pasahero ng busway ang pagbaba at maging pagsakay sa mga bus. Nakaharap na kasi sa Center Island ang mga pintuan ng bus. Ayon sa commuter group na Alt Mobility, dapat pag-aralang mabuti kung babaguhin ang direksyon ng busway. Lalo't may parte sa EDSA kung saan labas-masok ang mga bus. Target po itong maipatupad bago matapos ang taon. At yan po'y nanggagaling daw kay Secretary Jaime Bautista ng DOTR. Kasi nga daw po para matigil na ang mga lumalabag dito po sa busway na ito, at kung saan po pinakahuli nga ay ito pong kontrobersyal na SUV na meron pong plakang number 7. Engineer Rene Santiago, kumusta po? At sorry, we have to bother you again on this issue. Good morning! Magandang umaga, Ted. Ako naman ay napapasalamat at hindi mo ako nakakalimutan. Sir, anong take niyo dito? Ang sinasabi po ni Secretary Bautista, balak ipatupad bago matapos ang kasalukuyang taon, ay mukhang mangyayari talaga ito. Counterflow sa EDSA busway. Akala ko hindi sila seryoso. Akala ko symptoms lang ng age as if doing something. Kung seryoso yan, mukhang mali naman. Mali ang pag-aaral nila o dapat mag-isip pa sila. Bakit nyo po ngayon pa lang nasasabi po na may mali dito, sir? Alam mo, unang-una is the wrong solution to the wrong problem. Kung ang iniisip nila yung dahil na may mga mangilang-ilang dyan na nagbabiolate, hindi naman dapat pang talagang the minor violation. It doesn't affect the entire operation ng busway. Kung makikita mo po, maraming section ng EDSA carousel na shared yung lane dahil sa configuration ng EDSA. Tulad po dyan sa flyover sa Ayala, sa Buendia, Kamuning, sa Ortigas, sa Kamuning, dito sa Cubao, lalo na dito sa Ortigas, hindi pwedeng exclusive yung busway. Kailangan talaga shared. In fact, mula sa Ayala Avenue hanggang MOA, halos kalahati ho, hindi exclusive. Ang pinakamalaking problema ng busway, hindi yung mangilan-ngilan na may nag-intrude dyan. That is to be expected. Lahat ho ng sadang may busong delay na abroad, nangyayari yan. The important thing is, does it affect the operation ng busway efficiency? Hindi ho eh. Ang pinakamalaking problem ng busway operation nila nagkukumpulan ho sa mga kanto-kanto dahil nga doon sa shared lane, hindi ho nila ma-maintain ang headway or dispatching regularity. Last week ho, sinubukan kong sumakay ng busway mula Ayala hanggang MOA. That is a distance of, I think, less than 4 kilometers or 5. Mm-hmm. It took me almost 1 hour to get there. Mm-hmm. So, yun ang malaking problema. Hindi yung mangilan-gilan na nagpapakitan gilas lang po tayo na kunwari natataranta tayo dahil may number 7. Kung yung privilege na ganyan kinukuha natin, sinisita, pakitang tao lang po yan. Mas marami yung privileges na mga nasa pudar na lugar, mga opisyalis, na hindi natin napapansin na pinagbibigyan natin. Yung mga minor sa script na yun. To be expected po yan. Okay. Sige po. So ano po ang inyong suggestion dito po kay La Secretary Jaime Bautista at mga taga-DOTR sa kanilang pinag-iisipan na ito, sir? Ay, kala ko kumuha na ho sila ng foreign consultant more than a year ago. Inanounso ng mga January ho ata noong 2023 or 2024. Yeah, 2023 pa, mahigit na isang taon. Nakumuha silang consultant, di pa-privatize daw yan, pag-aralan. Ay, hanggang ngayon, di wala ho silang napapalabas. Ano ba ang payo ng kanilang expensive foreign consultant?
Alam mo, pag ginawa nila po yan, mas maparami malaking problema. Magkakaroon ng banggaan. Kung ikaw po'y galing sa Ayala or Buendia, kumakaliwa ka, bigla kang may masasalubong na bus, ay diretsong banggaan. Mas malaking problema po yon. Opo. Na kanina din po nabanggit ko, Karen, na ang buong EDSA busway nga, because of what you said, wala yung all the way na barricade, di ba? So, yung nga, yes. Nagsishare ng linya, pero kung magbabarikada ka naman dyan, isang lalabas nga yung bus pag may nasiraan. Oo, na lang. Daming opo. Mga intersection na hindi okay. Opo, opo. Sige po. So, kasi sabi ho nila, balak ipatupad bago matapos ang taon. Do you suggest na para mismo si Secretary Bautista malaman niya itong binabagit yung problema, mag-time and motion studies siya, sumakay siya? Mukha ho may nagsusubo sa kanya ng idea para ho siya matapa at mapahiya. May nagsusubo. I wish him success, but he should talk to the right people, ho. Opo, opo. Sige po. Well said. Oh, so, sir, Karine, alam nyo ho, yung mga binanggit po ninyo, ngayon pa lang po, may mga nagsasabi na alam nga naman, hindi nila alam yan. Di ba? Alam mo, noong 2015, nag-usap sa akin yung mga opisyalis ng DOTR noon, na napag-usapan na ho namin idea niyan, hindi pa ho na-introduce. Hmm. Sabi ko, kung walang barrier, pwede sa kabila. Counterflow. Ang problema, kasi nga, yung pintuan ng mga bus natin nasa kanan. Mm-hmm. Pero kung gagawin mo yun, napag-usapan na, ba, banggado sa mga flyover na galing sa kabilang. Mm-hmm. Opo, opo. Yun. Oo. Kasi, mahirap kasi itong ating EDSA na to. Parang, we're modifying the entire design because of our problem in sa traffic. Kaya ngayon, parang implement now, plan later eh, no? Parang gano'n. Kasi sinabi ko na nung una, maling solution ho yung pinilit ng busway dyan sa gitna. Kung gawin ho nilang BRT, hindi ho kayang gawin BRT dahil sa konfigurasyon ng EDSA. Pinilit ho para magpakita. Kaya tuloy ang dami yung pasahero na abirya. Hindi na po ako makasakay sa EDSA. Hindi ako makasakay sa Ortiga. Hindi ako makasakay sa Siog nang wala yung malaking transfer point ng mga bus. Kasi nga wala ka na, hindi na po doon, hindi ka na pwedeng sumakay sa Aurora Boulevard, 'di ba? Kasi ang layo din po ng lalakarin mo. At ito nga po, bagamat ngayon mukhang nakakasanayan na po ka rin ng ating mga pasahero, kahit na senior ka, buntis ka, PWD ka, tiis ka, di ba, sa mahabang lakarin, ano kaya din ang effect nun kung i kung i-counterflow mo? Lalo na, pinaparusahan na natin yung ating mga pasahero, mga commuters, yung dating maraming bus dyan na nire-reklamo nila, gumaan, malaking benepisyo sa mga car users ng EDSA yung ginawa nila. Pero malaking perwisyo sa pasahero. Bumagsak ho yung number ng bus sa 3,500 to 550. Tapos hindi pa ho nila ma-access sa akyat baba. Pag matanda ka ho, hihingalin, mamamatay ka sa akyat baba doon. Opo. Sige po. So again, engineer, salamat po for sharing your thoughts and we will talk to the DOTR people and try to relay the message na baka naman pwede pong bago silang magsimula, pag-aralan muna mabuti. Sabihin ko ninyo sa kanila na yung kanilang expensive foreign consultant, ano po ba ang sinasabi? Yung bang kanila pong expensive foreign consultant, anong lahi? Iba-iba ho. Mukhang pre-tua tayo, no? British or what. Pero mayroon pa tayong Indian, pero hindi kwan eh. Hindi ho taga rito Pilipinas, so hindi alam ang problema ng Pilipinas. Opo, opo. Sige po. Salamat po, engineer. Salamat po sa inyong panahon. Okay. Salamat. Opo, thank you.